Pwede po namin tanungin, ibang topic naman po, yung dating pulis na nanutok ng siklista. Ano po ang reaksyon ng pamunuan ng PNP tungkol po dyan, ma'am? Immediately after nag-viral ito, ma'am, ay pinahanap po ng QCPD itong dating pulis nga po na na-involve dito sa insidente na nag-viral na po. At as soon as nag-viral po ito, nung pinahanap po siya ay suko po siya sa QCPD. Kusa po siyang nagpakita sa QCPD para magbigay linaw po sa nangyaring insidente na pag-alaman nga po natin na August 8 pa po nangyari ito. But on the part of the PNP, ma'am, ang ginawa po natin taking that ay kinansilan po yung kanyang license to possess and own firearms, pati na rin po yung kanyang yung registradong baril po ay maliban po doon sa sinuko niyang baril noong August 8 po. So hindi na po siya allowed na to carry pa firearms, so to maintain firearms in his residence. Ang ganun po ba, hindi na po siya allowed, Colonel Fajardo? Yes po, sir. But sa coordination sa director at head po ng Arms and Explosive Office, nung kanila nga pong verifikahin at nakakating sa kanila yung report sa pagkaka-involve nga po nitong police, ay immediately, base po sa kanilang mandato po, ay kinansilan na po nila at nirevoke na po niya ang yung kanyang license to cars, pati na rin po yung kanyang permit to carry po, sir. Ma'am, panghuling katanungan na lamang, wala po bang kaso ang mga ganito? Wala po ba tayong batas na would clearly state na na makakasuhan ka pag ikaw ay nagwala sa lansangan, other than na nakapatay ka? Yung iba, syempre nakapatay, homicide po yun. Pero yung mga ganito, nang batok ka lang, nagmumura ka, nagwawala ka, nag-cause ka ng traffic, wala po tayong mga kaso na ganito, road rage, Colonel Fajardo? Meron po, sir. Pwede po natin siyang sampahan, sir, ng physical injury dahil sa pambabatok po niya doon sa ating siklista. Pwede rin po siyang kasuhan ng grave threat at thunder by deed. Subalit, base po sa dokumento nga nakuha po natin kahapon, Sir Erwin, ay immediately after ng insidente ng August 8, ay parehong nag-appear po sa QCPD itong dating pulis at itong siklista at nagkasundo sila at accordingly nagkapatawaran at nagkakaon po ng settlement. Subalit, sabi ko nga po, sir, kung sakasakaling magbabago po yung isip nitong siklista at magpapanang ang QCPD po, sir, ay ready po siyang bigyan po ng assistance para makapag-file po siya ng corresponding case po, sir.